praise God. Makaka-uwi na kami, guys. It's 4:40 p.m. And kakatawag lang ng doktor at sabi niya pwede na kaming umuwi. Hindi na kailangan na i-check yung pupo ni Nathan. So, pero in case na bumalik ulit yung pagsusuka niya, kailangan daw kami bumalik dito agad-agad. So, yun lang naman yung condition niya. So, yun. Pack up na kami and sa wakas makaka-uwi na, makapagpahinga na rin. Then, hey, Nathan, then guys, pack up na kami. Hi guys, hindi na kami ng nurse para tanggalin yung suwero ni Nathan, tapos bayad, tapos uwi na, bye bye. Thank you.
Yeah.
kasi pastor na rin ito. Pero wala nang check na gagawin or what? Or pwede na ipatanggal itong ano? Pwede naman po, pero siyempre hydration pa rin. Kasi di ba lang doon na nagsukaw si Dave. So for hydration po. Kung ano po. Siguro, tanggal natin sa stroke kung may ano siya, may reaction. Kasi, ano, discharge na kami tayo na ako. Sige po, ano pa tayo? Ay, sorry, sorry. Tapos, if ever mga, kanyara ba, the accident, makakawal, okay na lang yung kumakawa ka ng stress. Okay, kung po naman siya, para itabi niya. Ang makakawal. Sige po, makasak ko lang po. So guys, hindi kami makaka-uwi ngayon. Buwas na kami makaka-uwi nung umaga kasi yung sabi nga ni Kuya Nurse kanina, yung HMO closed na kasi lagpas alas 4 na, so hindi nila na-process agad yung payment sa HMO. So hindi kami pwedeng lumabas kasi babayaran namin yung bill. So which is wala rin naman kami pambayad. So bukas daw nila si Kasuyin ng maaga. So bukas na kami lalabas. So yun, extend tayo ng isang, relax muna kami. Aircon muna kami kasi wala aircon sa bahay. Pero papatanggal na namin yung suwero ni Nathan kasi sobrang likot niya. Tapos gusto niya ng ano, pakawalan yung kamay niya. So tatanggalin siya ngayon.